Ating programa Kung Soy at Swerte. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang inyong lingkod, si Shalir Haila, pumabati sa inyo ng magandang gabi, magandang araw, at magandang tanghali sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, pag-uusapan natin ang, siyempre, ang request ng marami sa ating tagapanood. Ito yung tungkol sa kitchen and dining area. Alamin ang tamang ayos ayon sa pungsoy para swerte kayo. Kung ano yan, bibigyan na natin ng pansin. Ito, gawin natin. Yung marami sa atin ang hindi nakakaalam ng tamang ayos. Tamang ayos ng ano? Ng kitchen at nine dining area. Kaya tuloy nakakaranas ng kamalasan ang inyong pamilya. Kahit na nga taglay nyo ang iba't ibang lucky charm o pampaswerte, sarama na nga lang. Inasara natin yung malakas na aircon natin dito. Tinatangay yung aking ano eh. Ay, tuloyin po natin. Ulitin ko lang ah. Marami sa atin ang hindi nakakaalam ng tamang ayos ng kitchen at dining area. Kaya tuloy nakararanas ng kamalasan ang inyong pamilya. Kahit lang ah, taglayin nyo ang iba't ibang lucky charm o pampaswerte, pero kung mali ang ayos ng inyong kitchen o dining area, tiyak na para kang nagtatapon ng swerte sa basurahan. Masasayang ang lahat ng iyong pagsisikap. Kaya ngayon, nice kong ibigay sa inyo ang tamang ayos nito. Nang sa ganon, sumagana ang inyong swerte. Maging ganado ang dating ng biyaya sa inyo. Yun ba na para kang nagluluto ng masarap na putahe sa iyong kusina na pagsasaluhan nyo ng inyong pamilya sa dining area nyo? Ibig sabihin, kung magiging maswerte ang lugar ng kusina ay pagsasaluhan nyo ang biyaya sa buong o ng buong pamilya. Magiging masaya kayo kapag ganon. Tandaan natin, dapat tayong maging maingat sa pagsasaayos ng ating kusina. Dahil yan ang lugar ng kayamanan at magandang kalusugan. Dahil dyan, nagbibigay ako sa inyo ng mga kaalaman patungkol dito. Simulan na nating pakinggan at panoorin. Tara, puntahan na natin ang kusina nyo at atin itong ipupunsoy para maging maswerte ang pamilya mo. Nasaan ba ang yung stove o ang lababo? Asaan ang mga ito? Tingnan mo kung magkatapat sila o magkatabi ng pwesto. Kung ganyan ang ayos ng lababo at kalan, hindi tama. Magkakontra ang mga yan, kaya hindi dapat magkatapat at hindi rin dapat magkatabi. Dahil simbolo ng apoy ang kalan, tubig naman ang lababo. Negatibo o malas kapag ganito ang posisyon. Kaya baguhin ito. Idagdag pa natin, baka naman ang kalan mo ay nasa tapat ng bintana, tapat ng toilet, o kaya katapat ng pinto ng kusina, o kaya nasa sulok nito. Baka naman naiipit ang iyong kalan ng lababo o kaya refrigerator, o yung napapagitnaan siya ng dalawang nabanggit, o kaya nasa ilalim ng beam o biga ang inyong kalan o kaya nasa gitna ng inyong kabahayan. Kapag ganyan ang ayos
na aking binabanggit, lagot ka dyan, nasasakal ang tinatawag na good energy. Hindi makakilos, kaya naman lumalakas ang negative and energy na sumisira o sinasakal ang good energy. Hindi makakilos, kaya naman mabibit-bit o papasok ang kamalasan sa inyong tahanan. Apektado ang pamilya. Kung baga sa pagkain, para kang nagluto sa iyong kusina ng masarap na putahe, pero nung ihain mo ay sasakit lang pala ang tiyan mo. Hindi maganda, kaya baguhin ito. Ito pa ang hindi maganda. Kung ngayon ka palang nagpapatayo ng bahay, mas mainam na ang iyong kalan, huwag mong ipupwesto sa northwest. Kung yung kalan na permanenteng nakalagay, pero kung nililipat naman, okay lang. Huwag mong ipupwesto sa northwest direction ng iyong bahay. Dahil para mong sinusunog ang swerte ng pamilya. Ngunit kung gawa na ang bahay at wala ng lugar na paglalagyan, bukod nga sa magastos pa ito kung babaguhin, kung nasa northwest sector na ito, maglagay na lang doon ng stone of energy. Ibaon ito sa apat na bahagi ng inyong kusina para makontra ito. Pero kung magagawa niyong ilipat, ilipat na lang. Mainam na ipwesto ang inyong kalan sa east, southeast, southwest, o kaya northeast. Iwasan yung northwest, ha? Kung sakaling maraming burner ang inyong kalan, may mga kalan kasi tatlo yung burner, dalawa, mainam na gamitin ang mga ito. Papalit-palit ng lugar ng burners na paglulutuan. Hindi pwede na ang isa ay hindi nyo ginagamit. Malas yan. Panatilihin ding malinis ang kusina. Mag-display dito ng prutas na lemon, ubas, na artificial lang. At maglagay ng isang bowl na may mga coins. Hihikayat ng swerte. Importante na ang mga gamit sa kusina ay malinis. Ang kalan laging linisin at punasan ang mga talsik ng mantika. Dahil ang mga yon ay lumilikha ng malakas na negatibo na bit-bit ay malas sa pamilya. Mahalaga rin ang matutulis na bagay tulad ng kutsilyo at iba pa kailangang nasa drawer, hindi nakikita. Huwag mag-iwan ng hugasing gamit sa kusina o sa lababo. Lalo na kung matutulog na kayo, linisin o hugasan ang mga ito nang hindi mamahay ang negatibo sa inyong tahanan sa buong magdamag. Kapag ganyan, mamalasin kayo sa mga susunod na araw. Ngayon, pumunta naman tayo sa dining area. Kung nariyan ang iyong refrigerator, mahalaga na laging puno ng pagkain ito. Iwasan na puro tubig lang ang laman. Yung mga pagkain na sira na, itapon na ito dahil nabubulok na ang pagkain sa loob ng refrigerator. Humihikayat ng negatibo at nag-a-attract ng malas. Ito yung nakaugalian na ng ito naman yung mga nakaugalian ng marami sa atin. Nagdidikit ng dekorasyon na may magnet sa pintuan ng refrigerator. Nako, hindi po maganda 'yan. Dahil binablock nito ang good energy na papasok dito. Ito pa ang hindi nyo dapat o ito pa ang dapat yung malaman. Ano mang gamit sa kusina na sira na, kaldero man yan, itapon na yan, basag na plato, bungi na baso at iba pa, baluktot na kutsara, lumilikha ng malakas na negatibo ang mga yan. Malas
ang dala sa pamilya. So, yan. Nalaman nyo na ngayon, no? Yung tungkol dyan sa kitchen at dining area. Sana naunawaan nyo po. Ngayon, isusunod natin yung southwest at northwest. May dapat kang malaman sa direksyon na ito sa iyong bahay. Nako, ito yung dapat alam nyo ito eh. Alam nyo ba na may dalawang importanteng direksyon sa ating bahay? Napakahalaga nito dahil kumakatawan ito sa ama at ina ng tahanan. Ibig sabihin, kung mamalasin ang breadwinner ng pamilya na tulad ng ama ng inyong pamilya, pwedeng maapektuhan ang inyong kabuhayan. Ganon din naman kung maapektuhan ng ina, ay pwedeng mapariwara o magkagulo ang mga anak at o ang pamilya nyo. Dalawang importanteng direksyon na dapat malaman ng bawat isa sa atin. Ang Northwest Sector sa ating tahanan ay napakahalaga. Kaya hindi dapat naglalagay ng open flame sa lugar na ito o yung apoy o kalan. Kaya iwasan na ipwesto ang inyong kalan sa Northwest Sector ng inyong bahay. Sapagkat sinusunog nito ang pagsisikap ng ama ng tahanan na mapaunlad ang kanyang pamilya. Posibleng dahil dito bumagsak ang negosyong pinamamahalaan ng ama ng tahanan. O kaya naman humina ang pasok ng kanyang income o yung sa larangan ng pananalapi. Pwedeng mawala ng trabaho o mahirapan magkaroon ng pagkakakitaan. Kaya alisin ang kalan sa Northwest. Ilipat ito. Yun po ah. Ngayon, ang Southwest Sector o direksyon naman ay sumasagisag sa ilaw ng tahanan o ng isang ina. Kung ang inyong bodega o banyo ay nasa Southwest Direction, pwedeng lumikha ito ng problema sa pagsasama ng mag-asawa o pamilya at sa kanilang mga anak. Hindi magiging masaya ang pamilya nyo, kaya dapat na alisin ang bodega o banyo sa lugar na yon. Pero kung sakaling hindi na kayang alisin dahil malaki ang magagastos, maglagay na lang ng pangontra doon. Ibaon sa apat na bahagi ng direksyon ng southwest corner ng ang Stone of Energy. Ito ang magpapabago sa negatibong dala ng sektor na nabanggit. Yun po. Ngayon ang isusunod natin, tamang pwesto ng salamin. Alamin ng wag malasin. Ito, marami nang nagtalakay niyan, pero gusto kong bigyan ng pansin. No? Doon pala sa mga bago nating tagapanood, pwede niyo akong tawagan sa 0917-940-1111. Pwede sa aking Viber, yun ang aking number. Pwede rin sa aking Messenger, ang aking Facebook account, Shalir Haina. Naka-jacket po ako ng blue at ang aking photo cover, nakaupo ako, may bulaklak doon. Nandun ang cellphone number ko. Pwede nyo rin ako i-follow sa aking Facebook page, Haina Shalir. Naka-Ray-Ban naman po ako doon, pwede kayong mag-message sa akin. Ano po? At yun ay bibigyan natin ng pansin. Ngayon, gusto nyo magtanong? Doon, tawagan nyo ako sa 0917-940-1111. Sa mga bagong tagapanood, mag-subscribe lang. Pindutin ang button bell. Nang sa ganoon, lagi kayong maging updated. Ngayon, dumako na tayo sa tamang pwesto ng salamin. Alamin ng wag malasin. May closet na may nakasabit na salamin, yung closet. Ha? Alam nyo ba na ang salamin sa closet ay humihikayat ng pagyaman o umaakit ng pagyaman? Maganda pala ito doon, lalo na kung sa closet ay maayos ang loob nito
at yung salamin doon ay tumatama sa inilalagay mong pera doon o kaya alahas. Ngunit kung ang closet mo ay makalat ang loob nito, nagiging doble ang makalat doon sa ni ng pagtama ng salamin. Dahil dito, magiging magulo ang pakikitungo mo sa iyong kasama sa bahay. Malas din, iwasan din na nakahang ang salamin sa closet at baka bumagsak ito at maaksidente ka pa. Salamin na din lang ang pinag-uusapan natin. Kung sa loob ng ating bahay, mahalaga ang tamang direksyon ng pinaglalagyan nito para hindi kayo malasin. Alam niyo ba na ang salamin sa loob ng bahay ay sinasabi na pungsoy na magic tool na nagdadala ng swerte? Pero kung mali ang lugar nito, imbis na swerte ay malas pala ang hatid. Ito ang dapat niyong malaman. Kung ang layunin mo sa paglalagay ng salamin sa iyong wall ay upang magamit bilang salaminan, kung nananalimin ka, dapat ang salamin mo ay buo. Nakikita yung whole body, hindi yung puto lang ulo. Hindi pwede rin yung mukha lang ang nakikita. Mas maganda ay buong katawan. Kung ito ang sasalamin o salaminan lamang, o yung sinasalaminan. Ngunit kung sakaling ito ay bahagi lamang ng palamuti sa loob ng bahay o kaya sa lugar ng negosyo, okay lang na hindi ito buo. Kasi may mga naglalagay, kamukha niyan, parang frame, no? May mga ganyan akong pinupunsoy pagka pwesto nila, may mga pinalalagay akong salamin. Ngunit, huwag kang gagamit ng salamin na putol-putol o yun ang design. May mga salamin kasi na may mga parang pinagdugtong-dugtong na kapag tumingin ka sa salamin, parang na-chap-chap o naputol-putol din ang design ng iyong mukha o katawan. No, hindi pala maganda yun. Kapag tumingin ka doon, ay pwedeng hindi buo ang mukha mo. Ibig sabihin ito, nakakalikha ng malas. Madalas, sinasabi na huwag kang maglalagay ng mirror sa tapat ng main door dahil lalabas raw ang swerte. Ngunit kung sakaling ang iyong main door ay nakatapat sa iyong gate o dalawang lusutan ang pinto, na mangyayari, okay lang na may salamin sa tapat ng main door. Dahil ang negative energy na galing sa 100 na tulad ng gate ay ibinabato ng salamin palabas ng pintuan. Okay pala yan, wag lang ko yung alba, salamin, main door. Wala naman kayong gate nakatapat. Hindi pwede. Ano po? Ako may salamin sa likod, nakatapat sa main door. Kasi may gate ako, pwede. Ito pa, okay na okay ang paglalagay ng salamin sa living room. Okay din kung nakatapat sa bintana, kung may bintana. Ito ay upang makita ang magandang view sa labas, lalo na kung may mga bundok, halaman. Maganda pala yun. Itapat sa may bintana para nakikita nyo yun. No? Nakikita nyo yung magandang view. Ngunit kung basurahan, o kaya mga bahay na hindi nagkakasundo-sundo ang pamilyang naninirahan doon, iwasan na itapat sa bintana ang salamin mo. Pwedeng ang replika nila ay mapunta sa iyo. Iwasan na ipwesto ang salamin na nakatapat sa iyong toilet. Dahil para na rin itinatapon mang swerte sa tuwing nagpa-flush ka sa iyong bowl sa paggamit mo nito. Iwasan din na magkatapat na nakatapat sa kama ang salamin, lalo na kung sa kwarto ng mag-asawa dahil lilika ito ng third party o pagtataksil ng isa. Sa living room, okay na maglagay nito. Ganon din sa dining area. Kung saan nakikita ang lamesa, nagiging doble ang hapagkainan nyo. So, yun. Ngayon,
Dadako tayo sa kwento ng pasasalamat. Ito, kwento ng isa natin tagapanood. Aling Lucy. Lucy T. Sabi ni Ma'am Lucy, gumamit ako ng energizer pendant. Pero hindi po ako. Hindi raw siya. Gumamit siya pero hindi raw siya. Pinagamit ko po sa asawa ko, ito. Na mild stroke po siya, medyo nabulol na siyang magsalita. Hindi ko sinukuan ang mister ko. Bukod sa regular na magpatingin sa doktor, ay ginamit ko din ang energizer magnetic power pendant. After 3 weeks po o mag-iisang buwan, ay hindi na utal ang asawa ko. Alam ko nakatulong ang energizer power pendant. Salamat po, Sir Shalir, at higit po ako nagpapasalamat sa Diyos. Ba? Okay. Ay, yung ganyang kwento, napakadami na yan. No? Ito pa yung isa. Tawagin na lang daw sa atin siyang Mr. Marate. Mr. Marate. Marami raw kasi nakakakilala sa kanya. Ito. Nagpapunsoy po ako. Ako po yung taga Malate, kung naalala nyo. May negosyo po ako doon. Pinapunsoy ko sa inyo ito dahil talagang halos hindi na kami kumikita. At pinatingnan ko din ang bahay ko sa iyo, Sir Shalir. Kasi po, madalas ang nagkakagulo sa bahay namin. Marami kayong pinagawa sa akin matapos na maipunsoy nyo. Sa lugar ng negosyo at ganun din sa bahay ko. Sa totoo, hindi ako gaanong umaasa na mababago pa yon. Pero naniniwala ako sa iyo na matutulungan mo kami. 2 months po, buhat ng maipunsoy mo, sumigla ang negosyo namin. At yung samahan namin ng asawa ko at mga anak ko ay naging maayos muli. Maaliwalas na muli ang aming pamilya. Masaya na ulit. Okay, ito pa. Ito pa, yung isang nagpapasalamat. Nagtitinda po ako ng karne sa palengke. Medyo matumal na po talaga, halos mag-aapat na buwan na. Kaya naisipan ko na kumuha sa iyo ng Augeri Charm. Feeling ko po kasi maraming inggit sa akin. Dati kasi malakas ang tindahan ko. Nabanggit nyo ang tungkol sa Augeri na pwedeng makapagpigil dun sa mga taong inggit. Sa totoo, okay po ang Augeri. Dahil marami na ang namimili sa amin. Nakakaubos na ako ng paninda ko. Salamat po at napanood ko kayo sa inyong YouTube channel. So yan, meron pa sanang kwento ng pasalamat pero ay bagay, maaga pa. Silipin nga natin itong isang kwento. Wala. Wala. Silipin natin. Baka makita ko. At titingnan natin doon po pala sa bago natin tagapanood, mag-subscribe lang, pindutin ang bottom bell, nang sa ganoon, lagi kayong maging updated. Ngayon, pupunta tayo sa mga kwento ng pasasalamat, no? Kwento ng pasasalamat. Sandali lang po. At hanap na. Buksan muna natin itong ating mga tagapanood. Lani Selmar. Binabati kita, Lani Selmar. Laila Mamaradlo, Mirna Molina, Mayra Aseret, Yolanda Spatendur ng Germany, Telma Dipasupil, Mario Gutierrez, shoutout po, Corazon Salvador. Ano po ba ang kapalaran ng dalawa kong anak, 1995 at 19...
1995, 1991, at 1958. Natalakay ko na po kasi ma'am yung mga kapalaran eh. Na panoorin nyo po sa aking YouTube channel at dahil nandyan na po yan yung kapalaran nyo, no? Ni 1995, ni 1991, nandiyan na po yan, ma'am, panoorin. Mas kompleto po kasi. Ano po? Beverly Oliva ng Manila. Marilyn Acero ng Malaysia. Khalil Elegia Oloroso. Master, baka pwedeng pakiulit yung suka at katas ng ampalaya. Di ko po mahanap. Ako, hanapin nyo po. Makikita nyo naman po yan. Isa-isay nyo lang po yan sa YouTube ko. Pero kung gusto mo, i-message mo ako, ipo-forward ko sa'yo. Message mo ako sa Messenger o kaya sa Viber, ipo-forward ko sa'yo. Kay Khalil Oloroso. Kasi kung i-discuss ko po ngayon yan, mahaba po eh. Selvina Soniga. Tanong niya tungkol sa display na airplane. Pwede po bang picture ng airplane? Hindi po. Hindi siya pwedeng picture. Hindi po. Kailangan po talaga yung mukhang aeroplano talaga. Hindi po pwede yung papel o ano pa. Ano po? Mirna Molina. Tanong niya, makapag-asawa na ba yung bunso ko next year? Pati ba? Ang bata pa naman ng bunso mo, gusto mo na mag-asawa, 1996 pinanganak. Kung titingnan ko, pwede, no? May isang chance. Pero nako, huwag muna. No? Bata pa yung anak mo, pinagmamadali mo. Yula Violeta Garcia, Miriam Espilado ng British Virgin Island. Leo 6 Masre. Gemma Leopardo, Marilyn Acero. Punta na tayo dito. Beth Halog ng Canada. Punta tayo sa Facebook. Baka may mga tanong na maganda rito. Mababa ba oras sa atin? Baka masagot mo lahat. Ano? Tingnan ko po ah. Ang inyong mga tanong ay akin ang sasagutin. Bukas po pala may live tayo. Ihandaan nyo ang inyong magagandang katanungan at sasagutin ko live. Ano po? Rika Chumagari ng Japan. Shoutout po. Marites Padilla. Ang kay Marites Padilla, nalagini po ako na elevator. Nakasakay po ako at ang bangka po ay nakasakay po ako. Nakasakay ka sa elevator, tapos nakasakay ka sa bangka. Ano, may elevator ang bangka. Pareho kang nakasakay, ibig sabihin, may paglalakbay para sa iyo. No? May paglalakbay. Ano po? Pwedeng sa ibang bansa o dito sa ating bayan, probinsya. Bless Arellano, shoutout po, ng Mindoro. Carmelita Ligaspi, salamat ma'am at lagi kang nag-aabang. Mirna Abrenica, shoutout po. Lynette Benko, ano po ba ang kulay ng kortina ang dapat ilagay sa living room? Depende po ba yan sa zodiac sign? Hindi po. Kahit, wag lang kayo maglalagay ng kulay black sa loob ng living room, no? Pwede po, yung blue, pwede yan. Wag lang matitingkad na color. Pula, wag kayo maglalagay niyan, no? Orange, pusyaw na orange, wag kayo maglalagay niyan. Blue, gold, pwede rin po. Green, pwede rin po. Kulay gatas, yan, pwede rin. Yellow, pusyaw na yellow, marami po. Hindi kailangan isunod sa zodiac sign. Ano? Maria Cristina Piodena, Ma'am Cecil Herrera ng Japan, shoutout po. Pinabati din natin si Angeline Puno ng Japan at si Samantha Sengseng ng Japan. Estelita Achenza Selga, ano ang dapat kong unang bilhin sa pampaswerte? Ano dapat? Kung para sa sarili mo, hindi mo nalagay yung birthday mo eh. Pero maglagay ka sa bahay mo ng presagium talisman.
No, kailangan mo yung pang-protection sa buong pamilya. Sarmiento Rowena Baxa ng Spain. Erlinda Di Maala, shoutout po. Okay lang po ba ang poster na waterfall sa dining room? Okay lang po yan, no? Okay lang po. Estelita Achenza Sega, 1960-1955. Tungkol po sa kapalaran kasi na-discuss ko na yan, ipakihanap niyo na lamang po. Kung 1960 ka, nandiyan naman po yan, no? Europe the Rat. Dionisio Peralta. Tanong ko po kung saan dapat ipuesto ang septic tank. Maliit lang po kasi ang lote namin. Pwede po ba sa loob ng bahay? Salamat po, sabi niya. Ang septic tank ay hindi po pwedeng nakapuesto sa loob ng bahay. Magkakasakit kayo. Pwede kayong malasin. Pwede po yan sa gilid ng inyong bahay o kaya sa likuran. No, likuran po. Ngayon, kung walang choice, lagyan na lang ng pangontra, maglagay na lang dyan ng stone of energy. Ano po? Telma, bye-bye, di masupil, di pasupil. Nakapulot ako ng 20 pesos na katihaya ang tao, ang serial number 800. Pwede po bang gawing Lucky Charm? Pwede, pwede naman po. Gawin nyo. Lani Lagapa Javier, Ligaya Morales Poblador. Tanong ko lang po, anong buwan at petsa ang pwedeng mag-umpisa ng bagong negosyo? At ano po ang magandang negosyo para sa kanya? Taga Ligaya Morales Poblador. Pwede ka mag-umpisa ng business sa 2022. Sana ngayong December magsimula ka, maganda yan eh. Pero kung sa 2022 ka magsisimula, okay naman ang conforme kasi sa business, ma'am eh. Kung ano yung negosyo mo, no? Pwede mag-January, March, April, May, pwede po yan. Yung tungkol naman sa tanong mo na anong negosyo ang bagay sa'yo, ayan na naman yung tanong na yan, no? Yung po kasing negosyo, huwag po tayong dumepende sa sinasabi ng zodiac sign o ng inyong anyong tinatawag na element, no? Element. Kasi po, kung susundin nyo yan at wala naman kayong sapat na kaalaman doon sa negosyong ina-advise sa inyong horoscope, ay wala, talo yan. No? Ang sundin nyo po, ano po ba yung gusto nyong negosyo? Ano ba yung alam mong negosyo? At ano ang kayang ng puhunan, no, ng negosyo? Yun po, pag-aralan ang negosyo bago simulan. Tiyakin na alamin muna bago simulan at sigurado magtatagumpay ka. Ano po? Ayan, kay... Sino ba yung nagtanong? Ligaya Poblador. Mayroon Acero Malinaw. Desi Dalaw daw, shout po. Hemsky Arnebal Villanueva. Ang tanong ni Hemsky, okay lang po ba maglapag ng bag sa sahig? Kasi sabi nila, malas daw. Kalokohan naman yan. Maglalapag ka ng bag sa sahig, malas na. Lahat na lang ba namang paglalapagan? Wala, kalokohan po yan. Hindi totoo yan. Bakit naman kayo mamalasin? Maglalapag ka lang ng bag sa ano yan? Lagi mong kandong. Kailangan maghanap ka pa ng supa para ilapag doon. Kalokohan yan. Wala akong ganon. Hindi totoo yan. Hindi yan malas. Tess Trenanes ng General Trias Cavite, shoutout po. Elma Bugubatan Malabe, magandang gabi po. Pro Delis Julie, shoutout po. Si Elma Gubatan Malabe, binabati niya si Marisol, nasa Singapore, no? April Taurus, salamat at lagi niyo ako inaabangan, no? Raquel Tabelos de la Cruz, Lona Pelerin. Ano po ba ang magandang pampaswerte? Magtitinda po ako ng bigasan. Maglagay ka lang ng 7 magical golden sticks sa bigasan mo. Ano po? Annalyn Evangelista, shoutout po. Balik tayo dito sa YouTube. Walang
Pampaswerte sa Printing Press. Jocelyn Roque, Bernadita Kilalan, Annalyn Ibang Bautista, Corazon Salvador, pampaswerte sa Printing Press. Ano ba yung Printing Press mo? Anong klaseng printing press yan? Maglagay ka na lang po dyan ng 7 Magical Golden Stick. Maria Yamagishi, shoutout po. Tina Valdez Tronquillo. Kumbaga po sa doon, ito. Salamat po sa pagtugon ng aking mga katanungan sa FB. Kumbaga po sa doktor ng tao, kayo po naman ang doktor ng bahay kasi po ang nagdo-doktor sa aming bahay, kayo po ang nag-cure sa aming maling ayos. Tanong ko po kung magkano stone of energy. 2,000 po isa nun. Punta na tayo dito sa live chat. Jolly Rin Trabeles, Beth Halog, Lisa Sanchez, si Myra Aseret, totoo po ba na naglagay ng play money sa Christmas tree ay suswertehin ka? Okay naman maglagay ka ng play money sa Christmas tree. Okay naman po yan. Pwede po. Pwede na pan-display. Pwede. Mads Glover Ramoso. Si Mads Glover yung nagbigay nito sa akin. Salamat dito, mama. Grace Garcia. Shoutout po. Jerilyn Poncerrada. Helen Lailo. Marjorie Biason. Bless. Ano to? Bless I. One. Good evening, sabi niya. Black 18, lot 1. Okay naman po yung inyong address. Ingat-ingat lang sa mga kapahamakan, no? Maglagay na lang ng Presidium Talisman, no? Amalia Kunanan, shoutout po. Helen Lailo. Elizabeth Santos. Mary Jean Elatico Hazel, Cristita Bonifacio, Benson Trungillo, shoutout po. Elsa Dison, Art Ratio, shoutout po. Emeline Corpus, Myrin Anico, Roderick Kalumpit, shoutout po. Corazon Pasim, balik tayo dito, baka may magandang tanong. Si Maria Magisi, salamat po. At sabi niya maganda rin paksa natin. Ako, salamat ma'am. Melda Bundoy Santos, Mary Ann Vergara ng Hong Kong. Tanong niya, swerte po ba itong display yung dalawang frame ng peacock? Kulay blue po at saan ang tamang paglalagay? Peacock sa living room. Sa sala po, ilagay niyo yan. No? Any direction po, pwede. Net Tomineo, masama bang binabasagan ng pinggan ang ililibing bago umalis ng bahay papuntang charts? Anong ibig sabihin ng pagbabasag ng pinggan? Curious lang po ako kasi nakikita ko sa probinsya, lahat ng namamatay bago ipunta sa simbahan, babasagan nila ng plato. Maraming salamat po. Yung pamahiin po yan yung pagbabasag ng pinggan para daw walang sumunod. Walang sumunod na mamatay. Ano po? Pagbabasag ng pinggan. Yun daw po yun. Ngayon, ito naman si ang aking kaibigan na si Robin Orebillo ng USA, sabi niya, mayroon pa daw isa, yung pagtatapon ng tubig at barya. Yung paghahagis ng, ano, halimbawa, libing yan, no? Madaanan ka, ginagawa yun, nagisa ng... Sa totoo, ginagawa ko rin yun. Pagka, halimbawa, nakasakay ako sa sakyan, no? Kaya may dumaan na, ano, na... Ang tawag nung karosa ng patay, yung maghahatid sa ano, hinagisan din niya nung driver ko, okay, nagisan namin ng piso, ano, pero hindi ko alam kung anong meaning niya ang paghahagis niyan. Sa totoo lang po, yung sa water naman, hindi ko rin alam kung anong kahulugan nun, pero yung sa pagbabasag, yun po ang alam ko, ganun, ano po. So yan, kung may alam kayo kung bakit naghahagis ng barya sa patay o tubig, tawagan niyo po ako nang malaman ko rin.
Tess Ramirez, panaginip na pasan ko, antsahin ko at tumilipad kami. Galing sa tuktok ng post office patawid sa Karagatan. Ganda ng panaginip mo. Siguro si Darna ka rito. Ano? Pagka ganun pang panaginip na tumilipad ka, ibig sabihin paglalakbay po. Post office eh. Pagtawid sa Karagatan, ibig sabihin pangibang bansa yan. Okay, panaginip mo. At least naranasan mo lumipad kahit sa panaginip. Jasmine Mendoza, masalamat at marami siyang natutunan. So wala na po tayong oras. Mabik Magallanes, maraming salamat na sa pagbibigay kaalaman, pag-share natin. Salamat po. Bukas may live tayo. Ihandaan nyo ang mga ganda nyong katanungan at ito ibibigyan natin ng pansin. Pero sa ngayon, marami tayong nasagot, no? Nakakatuwa yung ibang tanong, no? Yung mga hindi ko nabasa, hindi ko natugunan yung kasagutan, paimanin po. Pwede nyo naman akong tawagan sa 0917-940-1111. Pwede rin sa aking Viber, yun ang aking number. Kung tatawag po kayo sa akin, alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali, alauna ng hapon hanggang alas 3 ng hapon. Yung mga nasa Philippines, kung nasa abroad pa kayo, anytime pwede kayong tumawag. Huwag lamang po madaling araw at natulog ako noon. Ano po? Kung sakaling hindi ko kayo nag-iring, hindi ko kayo nasasagot, pwede may kausap po ako sa Viber o sa Messenger. Ano po? Kung bigla ko kayong kinakancel ang tawag nyo, dahil po nakakat yung tawag ko doon sa kabila. So pansamantala po, kinakat ko kayo, pero pwede kayong tumawag muli. Gusto ko po kayong makausap talaga. Hindi ko inisab ang tawag nyo. Ano po? May mga stock po tayo nung nababanggit ko ano po. Pero yung iba, halos paubos na po. Sabi ko nga, sabaw, pakishare lang po ang video na ito sa mga kaibigan nyo, kapatid, kapamilya, kapuso. Huwag nyo skip yung ads para kumita naman ako. Sabi ko nga, sa bawat pagtatapos ng ating programa, alagi kong sinasabi, ang mabuting gawa, ilalayo ka ng Diyos sa masama at dadaling ka sa magandang biyaya. Subscribe lang. Click nyo lang yan. Thank you.